Humigit kumulang 2 taon na raw mula nang umusbong at lumaganap ang industriya ng joiner store sa ating bansa. Pero may ituturing pa rin daw bago ang konsepto. Hindi pa gaanong pamilyar kasi sa maraming tao. Isang klase ng budget tour sa iba't ibang isla, bundok at pulo. Kasama ang mga hindi mo kilalang mga tao. Puro raw adventure ang mga biyaheng ito. Pero sa pagsama ko sa Joiner's Tour, masasabi kong higit pa sa adventure ang nakuha ko rito. Meron daw bagong klase ngayon ng paglalakbay o yung pagta-travel, lalo na kung medyo maliit lang yung budget mo o yung pondo mo para makabiyahe. So alamin natin kung ano nga ba to. Ayun nga! Hello po! Ako po si Maris. Hello po, Ren po. Ano ba tong Joiner Store? Bali, ito po yung parang siyang nagka-travel ka on a budget. Kasi consists siya of 14 to 15 packs na may kasamang coordinator na may serve as parang tour guide nyo. Ang aim is pumunta sa isang lugar, kaso wala silang mga kasama at gusto nila na makatipid. Mm-mm. So, sasama sila sa tour na ganito. So, kasama nila yung mga taong hindi nila nakilala talaga necessarily. Oh, yes po. So, nandun po yung thrill. Ngayong gabi ba? Saan tayo pupunta? Ngayon po, din po tayo sa Angkukaw po, sa Itogon Benguet. Sige, so, nasakay na ba tayo? Ganyan. Karaniwang gabi raw ang biyahe ng mga sumasali sa Joiner's Tour para iwas traffic. Dahil mahaba-haba ang biyahe, sinubukan kong kilalanin ang bawat isa sa kanila. Kinala kayo November. Meet John and Roma at ang kanilang 7 buwang gulang na sanggol na si Alon. Sa Joiner's Tour daw sila nagkakilala. Parang siguro, wala lang, parang out of nowhere lang na inaasal lang kami. Out of nowhere, ganun. Makulit, parang ganun. Kasi yung nagkulitan nung time. Kami lang yung nagkulitan nung time na yun, nung ganun. Kaya parang kami yung nag-click. Kung merong tila naka-jackpot sa Joiners, meron din namang nasawi. Last year, may kasama ko ngayon. Paulo na lang. Kung ano nangyari? Napunta sa ibang Joiner. Meron namang hindi pag-ibig ang hinahanap sa pagsali sa Joiner's Tour. Gaya ni Jack. Pakonsente. Kasi di ba sa trabaho natin masyado toxic. Oo. So kailangan pagkawin. Para may iba. Lynn. Lynn. Adventure din ang hanap-hanap ng magkapatid na Lynn at Racelyn. So ano, before kasi nagdi-DIY lang kami, yung babiyahe lang, pupunta sa isang lugar, madalas sa Quezon. Tapos yun nga, parang naging ano kasi siya bigla sa Facebook, nag-boom yung mga budgetarian. Ano, so nag-join ako, tsaka yung banding kasi. Wala kasi yung organizer, di wala. Ang katabi ko naman si Amelyn, mag-isa lang din tuwing babiyahe. Pang 31 ko na naakyat. Pero lagi ka lang mag-isa. Kasi po wala naman wala akong friends sa Bulacan na mahilig magbiyahe. Tapos, busy po sila eh. So tinitignan mo kung sino yung friends. Tapos sinaad ko na rin. Para ikka-body-body na ako pagdating ko sa meetup. Ito namang si Des, isinama pa ang kanyang ina sa biyahe. Ilan taon na kayo, if you don't mind? 15 na ako sa 22. Tapos sumasama talaga kayo sa mga Joiner's Tour? Yes, ma'am. Actually, dapat marami, kaya lang kasi naging busy ako eh. Pero may ikinukubli palang sakit ang mga ngiti ni Des. I was depressed po. So I always having the same dream na umaakit ako lagi ng bundok. And then, nung lumabas po ako, feeling, tinry ko pong umakyat, nakita ko yung peace of mind. Barangay Angkukaw sa Itogon Benguet. At ito yung magiging jump-off point natin para sa ating hike ngayong araw. Dito ay kumbaga parang yung first stop dahil i-orient yung mga hikers kung ano ba yung mga do's and don'ts sa ating pag-akyat sa bundok. Bakit ba natin pinili ang Mount Ulap? Ano ba ang
espesyal sa bundok na ito? Dahil maganda po ang view talaga sa Mount Bulab, maganda din po siya para sa mga beginners ko. Kasi ang difficulty level niya po is only 3 out of 9. Hopefully, ngayon makakuha tayo ng sea of clouds dahil umulan kagabi. Okay, excited na ako! Bawalan po yung mga buwis buhay na picture. Especially dito sa may area ng Bumad area. Umpisa pa lang ng aming pag-akyat, sumilip na agad ang dagat ng ulap. Nakakabighani. Nakapagpapakalma talaga ng loob ang ganda ng kalikasan. Matagal na rin mula nang huli akong umakyat ng bundok, kaya nasabik ako sa lakad na ito. Pero iba pa lang pakiramdam kapag marami kang kasama, lalo na't mga estranghero pa. Ano ba yan? Parang binigla ata tayo nung ascend na yun. Walang pasabi si Mayor. Okay, so narating na natin yung first stop. Itong Ampukaw, Santa Fe Ridge. Anim na stops tayo eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero sabi nila, yun daw una talaga yung medyo parang yung iba pinanghihinaan ng loob. Kasi nga naman, sobrang tindi yung asendo. Pero at least, one down, 5 more to go. Let's go! Simula pa lang, hinihingal na ako sa pag-akyat. Kaya hanga ako kay Roma dahil karga pa niya ang kanyang sanggol. Kumusta ang biyahe, ang pag-akyat ni Baby so far? Ano siya masyadong... Tulog lang siya sa buong biyahe. Yung pag-akyat, hindi ba siya gumangawa? Or... Ay, hindi po. Mas gusto niya po yung moving talaga siya. Pagka naka-steady, yun, doon naglolokan na siya. Siyang naiyak. Pero pagka yung naglalakad na, mas marami siyang nakikita. Tahimik siya. Single daw sila pareho nang simulang sumama sa Joiners noong 2016. Pero kalaunan, nagka-developan hanggang sa magkatuluyan. At heto na ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Paano kayo nakakilala? Sa event ni Miss Ren din. November 2016 sa Zambales. Tapos? Ayun, kasi sa tingin ko, parang kami lang yung sobrang kulit nung time na yun dun sa group na gabi pa lang hanggang madaling araw, hanggang pagbalik, kikwentuhan kami. Abang nagluluto ako, nagkikwentuhan, gano'n. Tapos, pagbalik sa van, nagkukulitan na kami dalawa. After nung event na yun, kita-ita ulit kami sa isang restaurant na kainan. Then, doon na kami biniro lalo ulit. Doon na kayo... Parang meron na palang something special. Between... Sa Iloilo na yun, yung second Iloilo. Kailan na-develop si Baby? Sa ano? Sa Karan. May? May. So hindi mo lang nahanap yung magagandang lugar na yun, nahanap mo rin yung magiging katuwang mo pang habang buhay. Nahanap ko din sila eh. Nahanap ko din siya. So, napakalaking ano talaga. Thankful ako na ano, dahil sa pag-join ko, meron akong... Meron ka ng family. Ang joiners na sina Abel at JJ, parehong single. Ay po, baka po patagpuan yung... May baka makilala ako dito. Ano? Para sa akin, yan na. So, sa umpisa? Yun. Experience lang po talaga yung ano, yung dahilan ng pagsama ko dito. Sa umpisa? Tapos yun nga, ang ganda ng view. Tapos nung pagbaba, mas maganda yung mga kasama. Kaya yun, doon na nagsimula din. Naghanap na, hindi mo ka makahanap ako ng forever. Yan nga lang nakasyam na bundok na ako, wala pa rin. Wala pa rin. Negative. Bakit? Nasa ano lang pala siya, nasa baba na yung nag-aantay. Si Krisa naman, hiwalay na raw sa asawa. Ako, na mundo ako para makapag-inusod. Bakit? Ano ba ang ano mo? Kasi, anong hugot sa buhay mo? Sa ano, syempre, separated ako. And then, gusto ko rin mabago yung ambience ko naman. Tsaka maaliw yung sarili ko.
bukod sa marami ka nang makikilala mga bagong kaibigan, maganda rin kasi ano, yung nakaka-relax yung bawat paligid na makikita. Yes. Ha? Haliko. Sa haba ng aming nilalakad para makalimutan ang pagod, dinadaan na lamang sa kwentuhan. Nakakatakot naman to. Mga hugot ng nakaraan. Sa paglalakad namin to, ang dami ng mga natutunan kong hugot. Ah. Isa rito, yung sabi nila, hindi raw lahat ng relasyon nagsisimula sa ligaw. Meron ding nagmumula sa agaw. Ito na po yung second station. Second stop, second Opo. Station. Opo. Ang tawag po rito ay? Koral. Koral. Pero sa mga Kalongaya, Kudal ang tawag dito. Kudal. Opo. Dito raw po sa area na to, dito sa stop na to, nagkaroon ng aksidente? Opo, ma'am. Kali nung time na yun, ma'am, kasama niya kasi yung anak niya. So, ang tinitignan ng guide namin is yung anak niya. Na ilang taon? 12 ata yung pinakamatanong kasi tatlo ata yung dala niyang anak niya. Mm-hmm. Siya naman, hindi na malayan ng guide, bumaba, buwis buhay, parang Spider Woman daw. Pero yun, ang nangyari sa kanya, nagpo-post-post ba siya? Opo, ma'am. Ano, para sa picture? Lambitin daw siya. So, gano'ng kataas? Estimated namin is 300 feet. 300 feet? Opo. Yung inihulog niya, yung Opo. Nahulugan niya? Swerte niya lang kasi nung nahulog siya sa baba, maraming mga malilit na bato, saka maraming mga damo, kaya yun ang sumalo sa wind niya at saka nauna yung paa niya. Pang-16 na beses na raw itong pagsama ni Des sa Joiner's Tour. Hindi raw pagtaka sa realidad ang kanyang nais, kundi paghilom at kapayapaan ng isip ang gusto niyang makamit. Ako po kasi nag-start po ako ng hiking since nagkaroon po ako ng depression last year. Do you mind sharing with us kung anong dahilan kung ba't ka na-depressed? Mismong birthday ko po na ako nawala sa sarili kasi yung meron po isang tao na tuwing yung gusto ko po kasi buong araw, meron po ako napapagkwento anong nangyayari sa akin. Mm-hmm. The whole day. And then yung tao po na yon, walang time. Yung time po niya, nilalaan niya sa iba. Kailan lang? February, March, hospitalized rehab for almost 1 month. Masasabi ba talaga na naka-recover ka na ngayon? Totally po, opo. Being one with nature, ika nga, ay nakapagbibigay ng sense of peace at balance sa isang tao. Lalo na, pag narating na ang tuktok ng bundok. Pero unang summit pa lang daw yun. May dalawa pa. Sa haba ng aming nilalakad, na puro bangin pa, malaking tulong talaga ang alalay ng mga kasama. Hindi ko na maiyakit ang sarili ko. Pagdating sa ikalawang summit, bakas na sa mukha ng lahat ang pagod. Pero syempre pa, hindi mawawala ang litratuhan. Katulad ng pag-akyat sa bundok, matamis at mapait ang karanasang dulot ng nakaraang relasyon ni Mark. Kasi ganito yun, may girlfriend ako that time, tapos... Kasama rin sa Joiner's Tour. Actually ako nag-introduce sa kanya sa outdoor. Mm-mm. Tapos ngayon, makikita mo iba na yung kasama niya. Iba na? Iba na. So, ibang joiner na yung kasama niya. 7 years kami, so medyo... 7 years kayo? So medyo mahirap, di ba? Tapos, yung sinamahan niyang iba... Bago lang. Taga ano rin? Taga joiner's Nakasama tour na yung once, tapos siguro naging sila along the way. Sa tuktok ng bundok raw niya, isinisigaw noon ang mga hinanakit. So, ano yung una mong sigaw? Mahal na rin kita, miss na kita, gano'n. Tapos nung nalaman mo yung mga bagay-bagay, walang forever, okay na ako,
o sana masaya ka na ganun. Kasabay ng paghilom, ang pag-move on. Wala, yun. Masaya na ako. Hindi na sumisigaw. Hindi na sumisigaw. Kasama ko na yung minsan umakit yung ano ko, yung girlfriend ko. Kumakapal na ang ulap sa aming nilalakaran. Kaya gusto mang bumigay ng aming mga tuhod, binti at paa. Tinitiis naming lahat ang hirap. Dahil malapit na raw ang pangatlo at huling summit. Kala mo ah. Tayo makita, puro ulap! Mount Ulap! Okay, narating na rin natin sa wakas ang summit ng Mount Ulap. Pero inabot po kami ng ulan. Pero okay lang dahil narating na rin namin yung summit, kaya naman very fulfilled ba tayo? Yes! Woo! Yay! Congratulations to all of us! Anong pakiramdam nyo? Ako'y kinikilabatutan. Dahil giniginaw ka. Dahil giniginaw. Bakit? Bakit? Kinikilig sa bagong love team. Yay! Yay! Meron na aga? Ano ba ang importance na marating natin ang summit ng Mount Ulap? Siyempre, ma'am, parang fulfillment yan sa sarili mo na lahat ng hirap na dinanas mo, eh, nakarating ka sa tokto. Masaya ka ba? Okay naman po. Kinikilig ka ba? sa lamig. Lamig ko lang nagpapakilig. Po, masaya po kasi may bago na naman akong kaibigan. At saka yung bagong napuntahan dito. Kumbaga, bagong excitement na nakakita na naman ako ng panibagong view. Tapos na ang paglasap sa ganda ng Mount Ulap. Hindi pa raw tapos ang araw, kaya pagbaba namin, isa pang adventure ang papasukin sa pagkagat ng dilim. Pagbaba namin mula sa Mount Ulap, hindi pa pala tapos ang aming lakad. At sa sunod naming pupuntahan, mas maganda raw na ang dilim unti-unti nang kumakagat. Itong joiners tour daw, pagkatapos normally ng kanilang mga pag-akyat sa bundok o kaya kung may mga pinupuntahan sila, may mga side trip sila. So, dito kami magsa-side trip. Des, anong pangalan nito? Diplomat Hotel po. Bakit napili ng grupo na dito tayo mag-side trip? Kasi ito po yung nasa top 10 historical ng Philippines na most creepy po. Actually, binili na po ito ng government eh. Pero gusto po nila itong ayusin, pero hindi na po nila maayos as since nga po sa mga pumupunta na marami napapatunayan na pag-uwi nila may sumama or pag-uwi nila may nawala sa sarili. Ready na ba tayo? Ako hindi eh, pero sige, bahala na. As in, nagpaparamdam habang nandyan sa loob, ganyan? Depende po. May tao pong sila pinapakiramdam at pagtakot ka. Pag hindi naman, wala naman. Bakit kailangan horror ang side trip? Ang dami-dami ng mga tourist spots pa sa Baguio na pwede naman ding puntahan. Kasi bukod po sa akin na na horror fanatic, marami po talagang mga gustong mag-ghost hunting. So in demand siya? Sobra po. Yung nakita ka na rin talaga rito? Yes po, na-captured po ng phone ko. Paborito raw puntahan ng mga nais ng makapanindig balahibong adventure ang Diplomat Hotel. Isa raw kasi ito sa pinaka-haunted abandoned hotels sa mundo. Dati raw bahay bakasyonan at seminaryo ng mga Dominikano ang Diplomat Hotel.
Pero noong World War II, dito raw nagkubli ang mga tumakas mula sa Japanese Imperial Army. Pero ginawa raw itong garrison ng mga Hapon. At dito umano nila isinagawa ang pagtuturture, panggagahasa at pamumugot sa mga pari, madre at refugee. Nakausap ko yung guard dito noong morning. Sabi niya, dito mo, nung kapagabi, maririnig mo yung ano, yung kalansing ng bakal na parang hinihila siya. Kwento rin daw dati ng mga empleyado at bisita, iba't ibang nakakatakot na tunog ang naririnig dito, gaya ng kalabog ng pinto kahit wala namang pintuan, kalansing ng mga salaming bintana at plato, at mga sigaw ng pagmamakaawa. May nagpapakita rin daw ng mga pugot ang ulo. Base sa kwento, mga multo raw ito ng mga pari at madre na pinugutan noong World War II. Habang kami ay nagtutour, nahagip ng aming kamera ang isang tila imahe ng babae sa labas ng bintana. May nakita ka ng ganun? Yes po. Nung sa isang tour ko po, eto po, nung last February 20, last year, dalawang photos ng ano ko, ng kliyente ko, walang Len, sabi niya, tingin mo ito. Natakot ako bigla, sabi niya gano'n. Bakit? Sabi, kanina lang ito kayo, dalawang pictures ko, walang wala kang habang nung nandun siya sa loob, wala siya naramdaman? Actually, medyo kinikilabutan daw siya that time. Saan daw nagpaparamdam? Dito sa area na to. Dito? Area, dito po yung sa loob ng area na to. Meron din po ako dito ang photo na napunan. Ito, dito sa area na ito, sa fountain, dito. Ito sa bintanang yan. Nakatayo ko dyan. Then, nandito ko, yun, dito yung kumukuha na photo. Sa likod ko, madaming souls. Iba-iba po. may bata, may mga nakapampastila na ano. Ito yung photo na ano, may sumama. Huwag ko siya kinuha sa taas. Oh my God! Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ha? Nasaan yung photo? Nasaan yung photo? Kasi hindi naman wala tayong permiso sa babae. Bukod kay Des at Ren, meron din daw litrato si Mark sa kaibigan kung saan may nagpakita sa kanyang likuran. Ayun siya, may nakasilip na bata na. I don't know kung ano. Oh my God! Wala akong inedit yan. Ito yung raw photo. Tapos pag-zoom ko. Then siya, hindi, huwag pakita yung ano. Yung bata. Dyan, oh! Na area na yan. Ayan o. Oh. Same spot. Yan, yun yung bata o. Oh. Nung naaag na siya pagmukha. Pinuntahan din namin ang sikat na fountain na ayon sa sabi-sabi, marami rin daw nagpapakita. Tapos ngayon, nagpipicture tayo doon. Pinokus ko sa mismong lugar. Area. Kung saan nagpakita niya. Nawala yung flash. So ayaw niya mag-picture siguro. Pero nilagay mo on, hindi automatic. Nagpicture ko yun. Kasi pag automatic, minsan nag-off siya no, on its own. Pinicture ako kayo, nag-flashes pa eh. Tapos nung siya kanya na mismo. Nakancel yung flash. Nakancel yung flash, diba? Nakancel yung flash. Baka lugar niya yun, kaya, or territory niya yun. Kaya kanya lang yung space na yun siguro. Yung spot na yun. Inikot namin ang lugar kung saan lumabas ang imahe ng bata sa litrato. Isa-isa rin naming pinasok ang bawat kwarto. Kuya na yung... Alam niyo po, ano siya, lumalayo po siya. Pag ano po, lumalapit na po tayo lahat. Bakit? Lumalayo po siya. Nararamdaman mo? Opo. O, nakikita mo? Nakikita mo siya? Opo. Bigla po siya nagagalap. Hindi mo lumalayo, pero may think ko may isa dyan gusto mag-collect. Lumalayo po siya kapag may ilaw na po. Kapag tapos pag lahat po tayo magko-compile na, wala na po siya. Ayan. Eh, ginagawa po ka natakutan. Ito po, mag-take po ako ng pictures dyan. Akyatin din sana namin ang susunod pang mga palapag. Pero ang mga pinto, nakakandado na. So, nakalock na siya. Ibig sabihin, hindi na siya pwede.
Kasi 6 a.m. to 6 p.m. lang po talaga siya. Kaya nilalang po talaga siya after 6 p.m. Ang mga kasama ko, may mga iba-iba na raw na darama. Ano nakita mo kanina? Nag-comment mo nila sa Robin kanina. Tapos may parang biglang gumulang sa taas. Meron. Sa Robin sana. Meron nga. May nakita ka din? Sa pag-iikot namin, wala naman akong nakita o naramdamang kakaiba. Hanggang sa pasukin na namin ang isa pang kwarto na titira. Oh my God! Minabuti na rin naming pasukin ang kahuli-hulihang kwartong natitira para malaman kung meron ba talagang kakaiba. Akala ko may anino akong nakita na sa akin papunta. Oh my God! Oh, yun pala, cameraman lang namin na kumukuha. Kahit nakakandado na ang mga pinto paakyat, nais pa rin sana naming subukang makiusap. Pero ipinaliwanag ni Ren sa amin ang kaniyang pag-aalinlangan. Kasi ako, I have experienced it already. So, yung fear na uuwi ka na medyo naano kasi ako kasi na-experience ko siya sa isang kliyente ko na natakot talaga siya na umuwi siya na wala siyang ulo sa picture. Nakakatakot yun. Kasi kahit yung driver ko noon, sabi niya sa akin, Ma'am, pwede mong pagbabain yun na lang siya. Kasi pag nandun na kayo sa na-experience niyo na gano'n, matatakot talaga kayo eh. Sa huli, hindi na namin ipinilit na umakyat pa. Noong umpisa, wala akong kilala ni isa sa kanila. Mapapaisip ka talaga kung dahil lang ba sa pagtitipid, ang biyahe itutuloy mo pa? Pero sa isang buong araw ko lang na pagsama sa mga joiners, marami akong natutunan. Nariyan ang pagbibigayan. Unawaan ng iba't ibang ugali at karanasan. At ang magandang dulot ng tawanan. Sa lakad na ito rin, naunawaan ko ang kani-kanilang lakbay ng buhay. Hindi lang nabighani at natuklasan ang ganda ng kalikasan. Higit sa lahat, nabuo rin ang bagong pagkakaibigan. Magandang gabi. Ako po si Mariz Umali at ito ang Eyewitness.